Wala akong dapat asahan, kundi ang bilis na mayroon ako. Ito dapat ang pinakamalaki kong advantage sa mga nakalaban ko dito sa Mindoro. Sabi nga ni Ricky sa sarili, naalala nga rin niya ang pinsan niyang si Lionel. 6'6 ang height nito at nagagawa raw nitong makipagsabayan sa kanya sa pabilisan. Ibig sabihin daw nito, kung may mga players na mas matangkad sa kanya na magagawa siyang sabayan, ay baka raw mawala rin sa kanya ang pinakang sandata niya. Kung mangyayari iyon, sabi nga muli ni Ricky sa isip na umayos na nga rin sa pagkakaupo at tumingin sa kanilang coach na nagsisimula ng magbigay ng instruction sa kanila. Inilabas nga rin muna ni Coach Isaiah si Balbuena at Salome at ipinasok si Alcoba at si Tuason. Nakita rin ni Isaiah ang paghahanda ni Mover kung kaya't pinaghanda niya lalo ang kanyang mga players. Alam naman ni Isaiah na pagdating sa depensa ay hindi ganoon maaasahan si Tuason, pero kailangan daw nila ng true shooter kung kaya't isusugal daw niya ang pagpapapasok dito. Ricky, ikaw ang magiging shooting guard pansamantala. Kailangan makapag-create ka ng open space nang hindi hawak ang bola. Sambit pa nga ni Coach Cervantes at tumango naman si Ricky at si Dwayne naman nga ang kanyang gagawing ball handler. Si Gerald naman ang magiging nasa 4 at tumango naman ang kanyang team captain nang marinig yun. Bigyan ninyo ng screen si Carlo at si Ricky. Don't hesitate na tumira, lalo pat mga shooter kayo. Marlon, rebound. Kaya mo pa iyang si Agoncillo. Tandaan mong hanggat mas mataas ka sa katapat mo, ay mas mataas ka rin tumalon doon. Wika pa nga ni Coach Isaiah at tumango naman si Marlon na tumayo na rin. Makikita nga ang lineup ng Mansalay na pinangungunahan ni Mendez at Valdez. Nakasunod nga rin sa dalawa sina Magbuo, Alcoba at Tuason. Mula naman sa kalapan ay makikitang si Flores ay pumasok na, kasama nito si Navon, Martin, Baron at si Tristan na handang-handa na kaagad na dumepensa. Maririnig na naman nga muli ang malakas na cheer ng home crowd at si Mover ay napaseryoso nang hindi si Mendez ang sumambot sa bola. Si Alcoba nga ang nagbaba nito na kaagad namang hinarangan ni Martin Suarez. Kasabay nga rin ito ay ang mabilis sa pag-obserba ng batang si Alcoba sa mga kasamahan niya. Makikita nga ang mabilis sa pagtakbo ni Ricky. Ginagamit nga nito ang katawan ng mga kakampi niya para madelay ng madelay ang depensa sa kanya ni Baron gamit ang screens. Si Mover naman ay mabilis ding nag-obserba sa paligid. Makikita nga rin ang pagtalikod sa kanya ni Valdez at hiningi nga nito ang bola mula kay Alcoba. Isang mataas na pasa naman ang ginawa ni Alcoba at pagkahawak ni Gerald sa bola ay napaseryoso siya dahil si Mover Flores ang kanyang nasa likuran. Isa ito sa mahuhusay na manlalaro ng Ormin. Pinatalbog nga ni Valdez ang bola at kahit may advantage siya sa height ay hindi naman niya magawang mapersang mapaatras si Flores. Si Gerald nga ay nakita ang pag-ikot ni Mendez kaso bago pa man niya mapatalbog muli ang bola ay bigla na lang itong nawala sa kanyang kontrol. Nasungkit ito ni Mover mula sa likuran at nagwala ang crowd matapos iyon. Nilampasan ni Mover si Valdez at pagkahawak niya sa bola ay bigla niya itong ibinato papunta sa kanilang side dahil nandoon na ang kanyang kapatid na si Von. Nagwala na nga lalo ang crowd dahil isang fast break ang mangyayari kaso sa pagbaba ng bola ay hinarangan ito ni Mendez at inintercept iyon. Paglapag ni Mendez ay mabilis niyang iginalaw ang kanyang katawan papunta sa kanan dahil si Baron ay bigla ring sumulpot sa kanyang harapan na napakaseryoso. Ang bilis! Paano nakapunta agad ang isang ito rito? Bulalas na nga lang ni Baron sa isip at sa pagkakataong ito ay hindi raw niya papalusutin ang isang ito. Hindi raw nila pwedeng bigyan ng chance na makuha ang taong ito ng momentum. Sinabayan niya si Mendez kaso, gumuhit ang bola papunta sa pagitan ng kanyang bukas na binti at isang mabilis sa pangyuko at pag-abante rin ang isinunod ng player na may numero 3 sa likuran ng jersey. Nakita naman ito ni Mover at tinalo niya ang bola upang hindi ito makuha ni Mendez. Ngunit ang mga manonood ay napaseryoso nang si Flores ay nagdagasa sa sahig at walang bola itong natamaan dahil biglang napalo ni Mendez iyon papunta sa kanilang side.
Tumatakbo pa rin si Mendez at nasa likuran nito si Navon at Baron na parang hindi raw ito maabutan sa hindi maipaliwanag na dahilan. Ang bola naman ay nahawakan ni Gerald at biglang itinaas ni Mendez ang kanyang kamay. Signal ito para sabihing ibalik ang bola sa kanya. Nakita naman ito ni Navon at Von kung kaya tumalon sila para harangan ang pagpasa rito. Kaso si Tristan ay napatingin sa corner 3-point area. Ang nakatagong kamay ni Mendez ay nakaturo sa direksyong iyon at hindi ito nakita ng dalawang naka-purple sa likuran. Si Gerald naman ay unti-unting napangiti dahil nakita niya ang hidden signal ni Ricky. Ipinasa nga ni Valdez ang bola sa walang bantay na sitwason. Sinambot agad ito ni Carlo at nagpakawala ng mabilis na tres na humalit sa basket na ikinacheer ng mga supporters ng Mansalay. Kumuyom pa nga ang kamao ni Tuason matapos iyon at bumigla naman ang takbo si Alcoba dahil nakita nitong hinihingi ni Mover Flores ang bola. Nasa dulo na ito at agad niyang ibinato ni Agoncillo ang bola roon, pero isang malaking tao ang humarang sa kanyang harapan. Ang mga taga-Kalapan ay natulala na lang dahil si Magbuo ay dinagis sa ere ang bolang binitawan ni Agoncillo at sa ikalawang pagkakataon, isa na namang tres ang binitawan ni Tuason na kinacheer ng mga nasa bench ng Mansalay. 25-21 agad ang naging score matapos ang dalawang tres ni Tuason at si Mover nga ay nagdilim ang paningin at napatakbo sa dulo para hingiin ang bola. Pagkasambot niya rito, inapaseryoso ang lahat nang harangan siya ni Mendez. Ngumisi si Mendez at naalala niya ang mga naging match-ups nila ni Sir Mover. Malakas naman nalaro ang kanyang katapat at isa ito sa mga halimaw rito sa Mindoro. Dahil tuloy rito kaya si Ricky ay nakaramdam ng excitement. Excitement na ilang paso ito sa harapan ng home crowd. Hindi na ako ang dating Ricky na kilala mo, Sir Mover. Wika ni Mendez at si Mover naman ay napaseryoso sa sinabing iyon nito. Kumawala nga ang isang mabilis na abante mula sa ace player ng Kalapan at sa pagdating niya sa side nila ay bumigla ito ng talon sa harapan ng kanyang defender. Isang harapang tres ang pinakawalan ni Flores at hinalit nito ang basket na kinadagundong ng mga manonood. Hiningi naman ni Ricky ang bola at nang tatabihan na siya ni Baron ay biglang nagsalita si Mover at dito na nga nagwala ang crowd dahil mukhang si Flores at Mendez daw ang magkakatapatan sa labang ito. Kinalampag nila ang buong venue at sa paglampas nga ni Mendez sa gitna ay bumigla rin siya ng bagal sa paggalaw na sinundan niya ng biglang sidestep na ikinadulas naman ng sapatos ni Mover sa sahig. Napahawak si Flores sa sahig upang alalayan ang kanyang sarili at napangiti ng marahan si Ricky nang makita iyon. Isang ankle breaker ang ginawa ni Mendez at tumalon ito sa 3-point territory at pinakawalan ng bola. Lumitaw naman bigla sa harapan niya si Baron para bigyan siya ng block. Pero hindi isang tres ang pinakawalan ni Mendez, kundi ito ay isang extra pass papunta sa naiwang si Gerald na bumalik sa 3-point line at nagpakawala ng tres na muli na namang humalit sa basket. Nakadalawa na sa akin si Mendez. Nasambit na nga lang ni Mover na seryosong hiningi ang bola mula kay Tristan. Sa pagharap nga niya ay siya namang pagharang sa kanya ni Mendez na may pagngisi pa sa labi. Parang inaasar niya si Mover at mukhang nagtagumpay siya nang bungguin siya nito. Pero mabilis na gumalaw ang mga paa ni Mendez na naging dahilan upang si Mover ay mapadiretso at kasabay nito ay ang pagsalok ni Ricky sa bola na kinalunok ng mga manonood. Isang steal ang ginawa ni Mendez kay Mover at si Baron ay napakuyom ng kamao sa nangyayari ngayon. Pinatalbog nga ni Mendez ang bola at sa paglapit sa kanya ni Baron ay dito na nga siya huminto at nilakihan ng pabalik na hakbang. Napasunod niya si Baron at dito na nga napatayo ang ilang manonood nang mapasayaw ni Mendez si Cimeron. Ah, ang bilis ni Ricky! Paano ito nangyari? Nasambit nga ni Baron sa isip at bumigla ng hinto si Mendez na sinundan ng biglang pagbato nito sa bola papunta sa basket. Sa pagbaba nga ng bola mula sa itaas ay siya namang paghawak ni Alcoba roon habang nasa ere
at nakangiti nitong idinakdak ito sa basket na nagpatahimik sa crowd ng Kalapan. Kasunod nga rin ang alley-oop play na iyon ay ang pag-aapira ni Mendez at Alcoba. Mula naman sa audience area ay makikita ang pagngiti ni Maki sa ipinapakita ni Ricky sa laban. Nag-level up ka na naman, Ricky. Mukhang alam mo na kung ano ang pinakalamang mo sa mga malalaking makakalaban mo ah. Wika nga rin niya sa sarili at hindi nga mawala sa labi ni Maki ang ngiti dahil sa naging performance na ni Ricky. Sige Ricky, ilang paso mo ang Kalapan? Sa iyo ang suporta ko sa labang ito. Wika pa nga sa isip ni Maki dahil nag-e-enjoy raw siya sa napapanood niya. Maging si Coach Cervantes nga ay napangiti na rin lang sa nangyayari. Ginagamit nga raw ni Mendez ang speed advantage nito at mukhang wala raw makakahuli rito kung ganito ito maglalaro. Alam nga rin niya na ang pagtakbo sa umaga ang araw-araw na routine nito, kaya hindi na siya magugulat kung ito na ang resulta ng consistent habit na iyon. Hindi man ikaw ang pinakamalaking player sa loob ng court, ikaw naman ang pinakamabilis, kaya okay na rin iyon. Ang unang quarter ng laban ay binago ng ginawang iyon ni Mendez. Bukod nga sa paggamit niya ng kanyang bilis, ay hindi niya itinigil ang pagmamalaki kay Mover para masira ang laro nito. Epektibo ito at salamat daw sa ginagawa ni Dre Sanchez. Hindi akalain ni Ricky na tatalab ito kay Flores at sa pagtatapos ng quarter ay ang mansalay na ang may hawak ng kalamangan kontra sa home team. 36-32 ang naging score sa pagtatapos ng unang quarter at makikita sa bench ng Kalapan ng kaseryosohan ni Baron. Hindi raw ito natuwa sa ginawa ni Mover na pagpatol kay Ricky. Hindi rin naman niya ito inaasahan mula kay Mendez. Teknik iyon ni Dre Sanchez at talaga nagtagumpay kang gawin iyon kay Mover. Pambihira ka. Nasabi na nga lang ni Baron sa isip. Unang quarter pa lang naman daw kung kaya't mapapakalma pa raw nila si Mover na makikitang inis na inis ang mukha dahil sa nangyari. Si Trista naman habang umiinom ng tubig ay hindi maiwasang mapangiti dahil sa nangyari. Masaya siya kasi nakita niya kung gaano nakahalimaw sa court si Mendez. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa nito pero patagal ng patagal ay pagaling ito ng pagaling. Ang mabuti pa ay ibalik na natin ang regular lineup natin. Huwag na ang small ball. Huwag din tayong sumabay sa pace ng mansalay. Sabi pa nga ni Baro na ikinaseryoso naman ni Mover. Huwag na tayong gumamit ng strat para talunin sila. Dagdag pa nga ni si Meron na ikinaseryoso ng kanyang mga kasama. Anong may isuggest mo? Tanong naman ni Mover na medyo nabawasan ang inis matapos uminom ng tubig. Wala. Natatawang wika ni Baron at si Mover ay napailing na lang sa sagot ni si Meron. Kaya tayo natatalo kasi napakaseryoso ninyo. Ayaw ko ng ganito. Kalaban natin si Mendez kaya dapat ipakita natin kung gaano tayo kasayang maglaro ng basketball. Ipakita natin sa isang iyon na nag-i-enjoy tayo na talunin siya. Ang kambal na agonsilyo ay biglang napapalakpak na lang sa sinabi ni Baron. Woo! Ikaw ba yan, Baron? Bulalas pa ni Trey. Si Mover nga ang may ideya na huwag pansinin si Ricky Mendez. Naisiping kaaway ito. At ito nga ang resulta. Parang hindi naging maganda ang laro nila at siya, sa kagustuhan niyang mangyari ng maganda ang kanyang mga taktika, ay natalo siya sa panginis ni Mendez. Tama, maglaro tayo na parang si Mendez. Iyong masayang basketball, iyong hindi natin iisipin kung mananalo tayo o matatalo. Sabi pa nga ni Mover at pagkatapos nito ay tumayo na siya para ihanda ang kanilang magiging lineup sa pagsisimula ng second quarter. Mula naman sa bench ng mansalay ay makikita nga ang pagngiti ni Ricky nang makita ang pagbabago sa mukha ng mga nasa bench ng Kalapan. Nawala na raw ang seryosong datingan ng mga ito at mukhang delikado raw sila sa sunod na quarter kapag nagkataon. Nang magsimula nga ang second quarter ay nagwala muli ang crowd nang isang mabilis na 10-0 run ang ginawa ng Kalapan Beast. Sumigaw pa nga ng malakas ang mga naka-purple nang mapatawag si Coach Isaiah ng timeout dahil sa nangyari habang pabalik sila sa kanilang bench.
Si Ricky naman ay napakamot na lang sa ulo dahil sa biglaang pagbabago ng galawan ng kalaban. Gumaan ito at para nag-e-enjoy na silang maglaro laban sa kanya. Sinasabi ko na nga ba? Pero ito naman ang gusto mong mangyari, hindi ba? Ricky Mendez. Ang labanan sila na ganito ang estilo. Sabi nga ni Ricky sa sarili na hindi man lang makikitaan ng kaba sa nangyari. Bumalik pa rin siya sa bench na kalmado at mas lalong na-excite kung paano raw nila tatalunin ang tunay na lakas ng Team Calapan City.